Hello, what's up mga kaplastic? And this is me again, Big Sue. Para sa aking content na bago dito sa commentary video ng video live stream. At nakikita nyo naman sa larawan at kung sino ang ating tinutukoy dito. Una sa lahat ay opinion ko lamang to at huwag nyo pong kung meron man akong maling nasabi ay i-comment nyo na lang sa baba. Dahil ito ay aking opinion lamang. Dahil itong pag-uusapan natin is all about dito dun sa viral video na kung saan yung lalaki mismo ay isang matandang lalaki po na 80 anyos ay allegedly na kulong pamakailan lang at nakasuhan siya ng tape mga kaplastic dahil lang sa pagkuha ng mangga. At usapang property to mga kaplastic eh. Ang katwiran kasi ng lalaking ito base dito sa kanyang opinion, pinapitas ko yung isang puno ng mangga wala pang 10 kilo. Alam ko nasakop namin noong binakuran nila, sinakop naman na nila pero titanim ko naman yun. Sad ni Lolo Narding. Si Lolo Narding mga kaplastic eh, 80 years old mga kaplastic at siya daw yung may-ari o siya yung mismong nagtanim ng mangga na ating tatalakayin kasi di lang naman one-sided tong mangyayaring opinion ko dito dahil may mga point din yung kabilang panig na kung saan ay hindi lang konti ang pinitas sabi naman sa kabilang panig. Pero una sa lahat pakinggan natin itong sinabi ni Lolo Narding dito sa viral. Hinuli si Lolo Narding sa bisa ng Marato Pares noong January 13 sa Barangay Bantog. Ang gusto ko sana ay makipagkasundo. Maliit lang naman kasi na bagay. Noong ibibigay ko yung bayad, ayaw nilang tanggapin. Ang sabi nila, bayaran ko ng 6,000. Ikaw ni Narding mga kaplastik. Ang korte ay may inila ang piyansa sa alagang 6,000 para sa kanyang pagsamantalang kalayaan. So meaning, temporary liberty ito mga kaplastik. Ang temporary liberty ay pag-uusapan natin dito sa Google mga kaplastik. Ang sabi dito sa Article 5 ay in focus is in protecting individual freedom from unreasonable detention as opposed to protecting personal safety. You have a right to your personal freedom and this means must be in prison or detained without good reason. So meaning, nakapagpiansa siya ng 6,000 dahil sa hindi malamang rason at ito ang pwedeng rason na pwede kang makapagpiansa ng temporary liberty o pagsamantalang kalayaan. At hindi pa talaga malaya itong si Mang Narding mga kaplastik dahil sabi lang sa post ay temporary liberty. So meaning hindi pa talaga totally na malaya ito si Mang Narding dahil na umuusad pa kasi yung kaso dahil sa pagnanakaw daw. Di umano niya ng isang mangga na pinitas na pag-aari naman daw ni Mang Narding daw yun. At nakakalungkot lang kasi mga kaplastik eh pinalala pa yung issue dahil matanda na tong si Lolo ay kung mapapansin nyo ay wala nang not able to parang hindi na maganda para sa kalusugan niya na makulong sa siksik na selda eh, mga kaplastik eh. May edad na rin at marami na rin nararamdaman to. Ang nakakalungkot lang ay siya pa ang nadiinan mga kaplastik. Pero ito, sabihin na natin na mali ang ginawa ni Mang Narding. Pero sabi naman sa kabilang panig ng may-ari ng tirahan na to na nagmamayari ngayon ng lote na kinatatayuan ng tinanim ni Mang Narding na mangga ay panoorin natin yung video dahil yun ang itong katwiran ng mga bumili ng lupa mga kaplastik.
Huwag tayong maging one-sided kasi meron talagang instances na magdadaila ng isang tao na depensa niya ay pag-aari niya yung mangga at nasa lupain daw kuno. Pero patkinggan natin tong kabilang panig, mga kaplastik. Yung bahay nila Lolo Nardo, yan. Tapos hanggang dito lang kasi talaga sila, ayan. Tapos so, dito, iba na po yung may-ari, no? Iba na kuya yung may-ari dito. So dito, sakop na po ito ng caretaker. Yun, kung mapapansin nyo, pinakita yung bahay ni Mang Narding sa bandang kaliwa ng screen, and then ipinokus sa bandang kanan, and then the rest, yung mga nakita ninyo sa screen, ay pag-aari na daw kuno ng ibang tao at property na daw ng isang caretaker na binabantayang lote na kung saan nandoon daw yung mangga na pinitasan ng isang ni Mang Narding, mga kaplastik. Pero panoorin natin kung ano ba talaga nangyari. Ano ba kayo? Ako kuya. Ayan, kung mapapansin nyo, malayo talaga yung bahay ni Mang Narding kumpara dun sa location na kung saan ay nakatanim yung mangga na sinasabi ni Mang Narding doon sa bandang kanang bahagi ng lote. At makikita nyo, binakuran na po talaga ng isang nagmamayari ng lote, na which is yung caretaker, ay makikita nyo na may bakod na talaga at namumutik-tik sa bunga yung mangga. Then panoorin natin, may mga sinabi pa sila Dumaydaan daw po doon sa looban pa. Pero actually ito rin yun eh. This is the same tree, no? Ito yung mismong puno, sir. So, I'm sorry. Yun, ang nakakalungkot mga isipin natin, mga kaplastik, ay umabot pa sa point na yung dahil lang sa isang mangga ay yun, meron lang nag-complain na kumuha lang ng mangga, pero unfortunately dahil lang sa maliit na bagay ay nagtungo ito sa malaking problema. Pero pakinggan natin yung ano, yung kanyang opinion dito. So yung buyer doon nagano, nagsungkit dito po, ma'am. Ito mismo dito. Doon sa labas? Opo, sa labas po, ma'am. Ah, so diyan lang pala sa labas niya na yan nagsungkit po yung buyer, yung bumili kay Lolo. Opo. Ng sabi 10 kaing daw eh, halos maubos daw kasi yung laman nitong, dati ba maraming laman po ito? Maraming po laman dito. Kaya nagreklamo daw po yung mga complainant dahil halos maubos daw yung laman ng mangga. Eh bagong bunga daw. Tama ba? First bunga daw. Okay. Parang bakant. Yan, narinig nyo, mga kaplastik. Hindi lang pala isang supot lang ng mangga ang kinuha ni Mang Narding, at may nabanggit pang tinatawag na buyer, which is meron silang tao na inutusan tong si Mang Narding na kunin yung mangga, at hindi lang isang supot ang nakuha niya kundi kaing. Pag sinabing kaing eh, parang malaking bayong yun eh, malaking parang bilao na malaki na aabot sa isang sako mayigit eh. Kasi ang kinuha daw nila 10 kaing. So meaning malaking halaga din ang nanakaw ng ating biktima na si Nardo o si Narding Flores. At unfortunately, pangalawa, hindi naman pala sa kanya yung lugar na yun. At kahit sabihin mong tanim mo pala yun, ay hindi mo may kiklaim na pag-aari yun. Unless kung nagkipagkasundo ka sa isang may-ari ng bago, ng lupa o ng ngayon, ng mangga na nag-negotiate kayo eh, na hindi umabot sa point na hindi kayo nagpaalam, gumawa kayo ng sariling negotiable, at
meron pang buyer eh. Yun ang masaklap doon. Pinagkaperahan si Loro Narding Flores. At umabot sa point na pinagkaperahan si Mang Narding na binayaran lang daw siya ng 1,000. Kumpara naman doon sa 10 na kaing na nag-umitik-tik na bunga ng mangga, mga ka-plastic. Ayun ang nakakalungkot doon. Naloko pa yata si Lolo kasi kung 10 kaing, nasa 1,000 na yung binigay sa kanya. 1,000 po. Diba? Tapos nagsukit na sila, wala sila Lolo dyan. Nagsungkit si Lolo, wala sila o Lolo? Lolo po. Ay, ni uncle ko po. Oo. Umalis na po, yung binigay ng pera. Sino ba yung buyer na yun? Yung... Parang, di ba, attorney, parang naloko pa si Lolo kasi 1,000 yun ang binigay. Tapos, kung totoong hang, 10 kaing yun, wala, marami yun. Marami yun. Ayun, dapat talaga kausuhan dito yung buyer, hindi si Mang Nardo. Alam mo kung bakit? Kasi inutusan lang pala siya na mamitas din, binayaran daw pala ng 1,000. And then pinalayas din pala din si Mang Nardo Flores dito sa lugar na to. Habang ang mga buyer daw ay sinamantala ang pagkakataon na sa ubusin ng bunga ng mangga at umabot nga to ng 10 kaing na mangga. Imagine mo yun. Tapos na pagbintangan pa si Mang Nardo. And then of the day, siya pa nakasuhan. Dapat ang kasuhan dito, yung buyer na kumuha ng bunga ng mangga, which is hindi naman din lubos na nakinabang tong si Mang Nardo dahil sa kasakiman ng isang buyer na si palagay ko gagawin din tong negosyo eh. Ibebenta to sa palengke at doble ang kikitain ng hinayupak na buyer na yun. At yun lang naman ng aking opinion mga ka-plastic dahil nakakaawa tong si Lolo Narding eh. Kasi tingnan nyo, ang tanda na ng taong yun. Ang tanda na niya. Tapos kakasuhan pa siya ng tep. At ngayon ay hindi pa siya lubos na nakalaya dahil temporary liberty lang naman yung kanyang piyansa na 6,000 pesos. And then umuusad pa yung kaso na to mga ka-plastic, hindi pa agad-agad to makakalaya. Nalungkot lang si Lolo dahil uwing-uwi na siya sa bahay. Then hindi niya nilingid sa kaalaman niya mga ka-plastic eh, siya yung subject sa krimeng nang naganap sa nakawan ng mangga mga ka-plastic. At hindi lang pala isang supot to mga ka-plastic, isipin nyo 10 kaing na mangga ang nanakaw na hindi naman siya ang mismong may sala kundi yung buyer na nasa likod niya. Yun, iling ko lang sa buyer na yun, dapat makasuhan talaga yun dahil alam mo itong matandang to sinamantala nila eh. Binayaran lang nila ng 1,000 then pinalayas nila. And then of the day, siya nakasuhan, siya nakulong mga ka-plastic dahil lang sa mangga na to. At hindi biro yung property ng iba eh, na nakawan mo ng bunga. At yun nga, nasamantala lang na porket nakagisnan na nito ni Lolo Nardo na siya may nagtanim ng ng mangga. Pero property na pala ng iba yun, nabili na at nabakuran gaya ng nakita nyo sa screen video na iba na ang nagmamayari ng property na yon. Kahit sabihin mong ikaw ang nagtanim ng puno na yon. Hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana maunawaan ninyo hanggang sa dulo yung aking video. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream, signing out. All right. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.